Good morning po sa inyo lahat. Isa pang muli yugto na ating COVID Bible School. Ang pamagat po ng ating aralin ngayong umaga ay naranasan at ibinabahagi. Naranasan at ibinabahagi. Mahalaga po sa COVID-19 na meron tayong test na maasahan. Reliable test. Dahil kung mali po ang ating test, yan po yung maaari makapahama. Halimbawa, lalabas ka na ikaw ay negative, yung pala ikaw positive, kaya ikaw po ay nagsalamuha sa mga tao at ikaw ay maaaring makahawa. Paniniwala ko mga minamahal na mayroon isang bagay na dapat mas ma-reliable ang ating test, yan po ang test na pagiging tunay na Kristiyano. Sapagkat sa COVID test po, yan po yung ulaman sa ating physical, sa test po bilang tunay na Kristiyano, yan po yung sa ating buong pagkatao. Bilang po yung ukol po sa ating kasalukuyang buhay, kundi po sa ating walang hanggang hantungan. Tamamin naman mula po sa ating teksto at yung makikita rito ang para sa akin dalawang mahalagang test ng isang tuwi na Kristiyano. Mula po sa 1 John chapter 1, verse 1 to 3. Una-una po, ang isang Kristiyano pong tunay ay kanyang naranasan ang Panginoong Yesus. Personal niyang naranasan ang Panginoong Yesus. Kaya sabi nga sa verse 1, binanggit po roon, yaong aming narinig, yaong nakita ng aming mga mata, yaong aming namasdan at nahipo ng aming mga kamay tukos sa salita ng buhay. At sino po ito mga minamahal? Ayon sa verse 2, siya ang buhay na nahayag, nakita, pinatotohanan, ang buhay na walang hanggan, nakasama ng Aba. Siya po ang Panginoon Jesus. At sabi sa verse 3 nga, siya ay nakita at narinig. Kaya mga minamahal, ito pong si Apostle Juan, kanya pong naranasan, nakita, narinig, nahawakan ng Panginoon Yesus. At sa akin po, maaring hindi na maaari yan dahil wala na po dito sa physical ang ating Panginoon Yesus. Pero mahalaga po na meron tayong actual na pagkakilala sa ating Panginoon. At siya nabasa o narinig po mula sa Biblia. At po nakita ang kanyang nalaman ang kanyang ginawa para sa atin. Siya pinamatay, nilibing muli na buhay. At meron po tayong positibong damdamin ukos sa Panginoon Yesus. At dahil po dyan, tinag pa siyang magtiwala, magsuko ng ating buhay at sumunod po sa Kanya. Yan po ang mahalaga mga minahal, meron tayong personal na connection, relasyon, ugnayan sa ating Panginoon Yesus. At pangalawa po, dahil ating pong kilala siya, ating po siyang ibinabahagi. Kung meron kang Panginoon Yesus, ibahagi mo siya sa iba. Binabahagi ang Panginoon Yesus. Yan po yung pangalawang test, no? Una-una, naranasan ng Panginoon, ating kilala siya. At pangalawa po, atin po siyang binabahagi. Kaya sabi sa verse 2, sa inyo aming binabalita. At siya rin naming binabalita, sabi sa verse 3. Yan po ang bunga ng personal karanasan sa Panginoon Yesus, pagkakilala na uwi sa pagbabahagi sa iba. Kaya kung tayo po ito yung Kristiyano mga minamahal, atin dapat binabahagi ang Panginoon Yesus. At ibang din maaasahan yung mga unbelievers o unsaved na magbahagi. Tayo po merong Kristo. Kaya dapat tayo ang magbahagi. At kung kahit minsan mga minamahal, hindi tayo nagbahagi, eh baka naman po wala tayong may bahagi. Baka wala tayong naranasan. Kaya po tayo po ay walang mabahagi. Alam niyo po sa ating buhay, di po ba, pag may kita kayo isang pangyari na naiiba, pag yun sa bahay, ibinabahagi natin. Ngayon po dapat ukos sa ating Panginoon Yesus. Kung ating po naranasan siya, ating po siyang ibahagi. Kaya may minamahal, nawa po, ating pong tanayin natin mga sarili, no? At iba naranasan ng Panginoon Yesus? Yan po ang tuwi ng Kristiyano. At kung naranasan mo siya, ibahagi mo siya. Magandang umaga po sa inyo lahat.